itadaan niya tayo dito sa kabundukan. Eh yung mga inuulap na yan, kabundukan yan. So ibig sabihin na katayo dyan sa kabundukan na yan na puro hamog. Tara, 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 tara. Ra, 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 ra! Wala sa tulay na to. Ito na yung start ng pag-akit natin sa kabundukan ng Claveria. Ngayon, tatanungin niyo ako, delikado ba itong gagawin ko? Hindi ko rin alam. Okay, welcome to Liloan Port. Sa wakas, nakarating na tayo. So, anong oras po yung alas ng fast cut? Alas 6 po. Alas 6? Alipart lang po yung alas 6. Oo. Ano po, wala bang mas maaga? Hindi kasi kami makaano sa shipping, sir, kasi alas punong nagunta. Puno sila? Hindi na alas mag-inap po eh. Oh, sige, sige. Alas 6, mag-fast cut na tayo para mas buo yung loob natin na tatawid tayo. May araw na dito. Bakit na? Totoo ang chismis na maganda ang panahon sa Mindanao. So kahit na gabi na tayo makakatawid ng Mindanao ay at 6 PM ang alis ng fast cut, eh okay lang, willing to wait. Magpapatuyo na lang ako ng mga damit ko. Pwede na ako magpalit ng damit na mabango. Alright, this way to Liloan Port. Ang major checkpoint natin is nasa Jensa na. Pero habang nasa biyahe tayo, meron pa rin mga ferry points na tinatawag. Yung palabas ka at papasok Port of Liloan. Magpapapicture tayo dyan kasama yung passport natin tsaka itong damit. Ngayon, pagkatapos nyan, pagkatawid natin, magpapapicture rin tayo dun. So, more on ferry points tayo ngayon. Ayusin ko lang ang aking pwesto. Kasi dapat kita ang ating motor eh. Yo! Alright, pasok tayo. Dito ay gate pass. Ang babayaran ko dito? Record lang po. Ah, record lang. Yeah! Nabuhayin ako ng loob. Thank you, Lord. My God, may 3 hours ako para magpahinga, magpatuyo ng sapatos. PPA na lang yung babayaran ko? Doon? Oh, sige. Thank you. Alright. I'm so excited. Mindanao. Mindanao na aking mahal. Tumutululuha ako. Pag-usapang Mindanao, mahina tayo dyan. Yung pagmamahal ko. Parang worth it ah. Parang worth it yung binahay ko kahit inulan-ulan ako. Marating ko lang yung Mindanao ah. Dito ay terminal fee. 16 pesos ma'am. Thank you. And then, next natin is, ito na yung PPA. 65. Ayun! Adjobo! Isa, ano po? Ay, tsaka meron din ito. Ito na po, galong-galong. Doon lang talaga ako nakakaramdam ng gutom kapag bumababa ako ng mabaw. Mananaba kayo kapag naglulup kayo kasi kain ka rin ng kain. Welcome back to another episode ng ating solo Philippine Loop. Thank you, sir. Thank you, thank you. Hello po. Oh, mamaya bibigyan ko yun, ha? Ako lang, wala yung mga kasama ko. Dalawa kami. Ha, sa sasakyan. Alright. Natatandaan ako. Alright. Na tayo. Talubong! Sige!
Hindi pa na yun, video. Shoutout na tayo eh. Shoutout, shoutout. O, sana magkasya. Shoutout guys. Konti na lang. Pag kinu lang, mamaya na lang yung iba. Hi sir. Alon. Sige, salamat. Thank you sir. Shoutout sir, shoutout. Shoutout sir. Shoutout sir. Oy, babalik ulit ako dito. Dadaling ko 'yun. Yung van na maliit. Dito na. Di ba pinapun? Ah, di ba ikaw 'yun? O siya. Sige, sige. Loading na. Aakyat na tayo. Kailangan kong i-upgrade yung aking hello po. Hello, sir. Magkano tayo? From economy to premium economy para makatulog tayo ng maayos. So from economy, 48 pesos lang. Dito ka na sa may aircon. Makakatulog tayo ng maayos. Yes, sir. Bye-bye. Kita ka sa net. See you soon. Buti nga't may nadaan-daan na mga sasakyan kahit pa paano. May nakakasabay ako. Dumadaan talaga ako sa bundok na sobrang dilim, tipong ma-freak out ka, pero takot ko lang yun, ako lang naman yun, wala naman talaga. Kung iisipin nyo, no, parang isang kabaliwan na isang travel motovlogger na taga Maynila, eh andito ngayon sa Mindanao, bumabiyahe ng ating gabi. Sinong gumawa nun? Wala pang gumagawa nun ha. Wala pang gumagawa ng motovlogger from Manila ang ginagawa ko na to. Pero syempre, hindi kayo dapat matakot sa Mindanao. Hindi ako takot sa Mindanao. Noong una, kahit nasa aeroplano pa lang ko, paglapag ko ng airport eh, sa Cagayan, natakot ako. Hindi nyo dapat katakutan ang Mindanao. Hindi nyo katakutan ang mga area na may mga Muslim. Kasi ang totoo Muslim ay mababait talaga sila. Mababait sila. Kailangan mo lang maging friendly. Palagi, yun yung sikreto, yun ang turo sa akin ni Kulas na lagi niyang pinapaalala sa akin na maging friendly ka palagi kahit saan ka magpunta. So, itong biyahe na to, hindi ako nagmamarunong dito, hindi ako nagdudunungan sa mga dinadaanan ko dito. Merong gabay to ni Kulas. Lahat ng galaw ko dito is tinatanong ko sa kanya kung okay ba to, pwede ba to. At kung sinabi niyang okay, ginugo ko. Welcome to Butuan City! Lupit ng biyahe natin, oh. Problema ko yung sapatos ko. Ang gagawin ko, may event pa. Wala tayong maisuot ng sapatos. So gusto ko nang magpalit ang lamig. Ah! Oh, siya. Dito daw eh. Dito. Okay. Dito tayo. Happy ka sa helmet mo? Ay! Regalo! Regalo? Yan! Thank you! Thank you! Happy birthday bro! Happy birthday! Okay! At sa pagpapatuloy ng ating stopover dito sa Butuan, hindi ko pa pala nasasabi stopover tayo dito kasi meron tayong event dito sa Moto Racer dito yan sa Butuan City. Nanggaling na kami dito ni Commander D. Nung siguro mga 4 months ago, parang ganyan. At bukas, Friday, ay meron tayong event dito. Siyempre, susuportahan natin ang Moto Racer kasi ang Moto Racer, eh, sila ang supplier dito sa Butuan ng Kobe, ng Kobe at Primax at GD. Meron ako dito ang tarpaulin. Mahal na mahal ako dito ng ano, Moto Racer. I-meet natin bukas yung mga taga-suporta natin dito tsaka yung mga pabalik-balik dito sa Moto Racer para bumili ng kung ano-anong mga pangangailangan sa pagmomotor. Lahat ng mga pupunta ngayong araw na to ay bibigyan natin sila ng voucher ng Primax, syempre yung Kobe, yung pang Moto Racer. Grabe, kapag naka 1,000 pesos ka, kapag pinakita nyo to, ay meron kayong less 200 pesos.
Ang gandang lalaki ko talaga. Cindy Austria, hello po. Shout out po sa iyo. Sticker po. Bibigyan ka ng sticker, bro. Bigyan ko ngayon. Takti, inig na inig yung kamay niya. Oh. Inig ka eh. Grabe. Nanginginig niya eh. Kumalma ka muna. Ako lang naman to. Hindi mo naman kailangan mag-ganyan. Kumalma ka muna. Makita mo mo. Alaga, 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 alaga. Parang naiyak na siya eh. Huwag kang iyak. Ay, ikaw to. Oh my God! Shout out dito sa nagpe-prepare ng aking kape. Ba't ikaw lang ang order? Hindi ka nag-order ng sayo? Hindi kasi nagkape na ako kanina. Hello! Kinagabihan, ilumabas kami ng motorizer para mag-dinner at chumira. Ang dami natin magkain. Okay, paano? Bye-bye! 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 Maraming salamat ha! Manila. Apo? Manila. Hmm, kita tayo dun. Sa IR. Hi. Back to reality. Ma'am, thank you po ha. Balibalita na lang kung balibalita na lang. Thank you very much. Bye-bye! Tuloy na ako. Balita ko yung kung saan na ako. Bye-bye! Time check, 3:34. Nung dumating ako dito sa masama ng panahon, sabi ko ika-cancel ko na yung Cagayan de Oro at yung bukid noon kasi nga sobrang ulan, medyo madulas ang daan doon at maraming landslide. So gumanda naman yung panahon, nanghihinayang din naman ako na hindi ko daanan kasi ito na yung chance natin. Since solo Philippine Loop, ride ng buhay ko to, daanan natin yung CDO at dadaanan natin yung bukid noon all the way going to Davao City. Pero ngayon, dahil alas 3 na, mag-alas 4 na, ang point of destination natin ngayon is marating natin ang Cagayan de Oro. Tapos, magpapahinga tayo overnight and then bukas na maaga, jump off tayo na maaga-maaga, like 4 a.m. Then, diretsahin natin ang Cagayan de Oro going to Bukidnon and then down to Davao City. Meron tayong 4 hours and 17 minutes ngayon, 175 kilometers. Maraming salamat sa mga sumuporta. Paalam muna Butuan City at magkikita-kita pa rin naman tayo ulit. Maraming salamat sa lahat ng followers, supporters, lahat ng mga first timers na nakita ko dito sa kalsada, yung mga dumayo ng meet and greet sa motoracer. Maraming salamat po. Talagang sobrang saya ko na makita kayo in person, na hindi at least kayo hindi na sa comment section ko lang kayo nakikita. Nakita ko na kayo sa personal. Maraming salamat po. Ang ganda naman ng daan na to. 4 lanes, baby. Lawa na may pier. Katubigan na padugtong ng Karagatan. Dami na, baka ganda ng mga kasada dito. Yung mga kapundukan, talagang nagsisimula pa lang. Pasidio pa lang yun ha. Matapit hapon na tayo, pero huwag kayong mag-alala. Dahil nga mas pinili kong panindigan itong ruta na to hanggang sa makarating tayo ng Davao City is dadaan tayo ng bukid noon ng maaga, aalis na ng maaga. So expect nyo na sobrang ganda ng mga tanawin na mapapanood nyo na dadaanan natin. Thank you Lord sa napakaayos na panahon, napakasarap, napakaganda ng Mindanao talaga. Marating pa rin tayo ng Agusan ha, Agusan del Sur. Hindi ko kabisado yung mga dadaanan natin ng mga probinsya dito. Ang alam ko lang is Cagayan de Oro ang tumbok natin. Pero tignan natin. First time kong dumaan dito. Pero hindi ko first time mag-Cagayan de Oro. Itong ruta na to ang first time kong dadaanan. Boy first time na boy first time. Paano kaya kapag naikot ko na talaga yung buong Pilipinas, no? Boy first time pa rin ba tawag niyo sa akin? Boy P na lang talaga.
Grabe. Dagat dito sa kaliwa ko. My God. Pero diretso tayo. Baka kasi may maabutan tayo na mga kabundukan na medyo pa sunset. Wala tayong dapat ipag-alala sa ruta na to kahit gabihin tayo dahil payapa ang lugar na ito. Ang ruta natin payapa to. Oy, si Gino! Yung TVS King niya! Nandito sa Mindanao! Akala ko pupunta ka na ang Upper North! Nandito ka pala sa Mindanao, Gino! Teka lang. Pinapadaan niya tayo ng... Tabi muna tayo. Medyo check lang ako. Mukhang something very interesting na itong gagawin natin, ah. Nag-iba yung ruta natin. Instead of dito, ito kasi, ano to eh, coastal road. Nakapag-coastal. Itadaan niya tayo dito sa kabundukan. Eh, yung mga inuulap na yan, kabundukan yan. So, ibig sabihin, nakaka tayo dyan sa kabundukan na yan na puro hamog. Tara. Tara. Ra. Mula sa tulay na to, ito na yung start ng pag-akit natin sa kabundukan ng Claveria. Ngayon, tatanungin niyo ako, delikado ba itong gagawin ko? Hindi ko rin alam. May tiwala ako eh. Tiwala ako sa lugar na to. Aakitin natin ang kabundukan na to mag-aala 6 ng hapon. Imagine ninyo, no? Paggabi, aabutan tayo ng gabi dito. Mahaba-haba ito. Pero tatanungin niyo ako, natatakot ba ako? Hindi ako natatakot. Ako, si Boy First Time, si Becoming Filipino, at si Commander Daot, yan ang mga living proof ng mga vloggers na nagpapatunay na ang Mindanao ay hindi nakakatakot. Marami mga signages na prone ang lugar na ito sa landslides. Sa nakikita nyo, maraming mga ginagawa dito ng mga barrier para ma-prevent yung paglagas ng mga lupa o pagguho ba papunta dito sa kalsada. So may mga bakas na ng landslides dito, pero malaking tulong yan, yung barrier na yan, para hindi pa, if ever man na may landslide, eh hindi agad-agad maaapektuhan o makakadisgrasya sa mga motoristang dumadaan dito. Huwag kayong mag-alala. Pagpunta lang tayo ng CDO. Wala kayong dapat katakutan. Paakit na tayo. Kamera to. Hey! Tapos na-surprise ako at in-expect ko na yung kalsada is yung tipong tayo na lang talaga ang dadaan. Mukhang hindi eh. Marami tayong mga lokal na nakikita dito along the way. At dahil first time natin dumaan dito, eh tignan natin kung anong meron sa unahan. Pakita tayo ng bundok eh. Pero yung bundok kanina nakikita natin, trial error ako dito sa sinasabi ko kasi first time kong dumaan dito. Sabay-sabay tayo matuto. Yung bundok kanina na malaki na umuulap, eh dito yon sa kabila. Pakaliwa tayo na side. Kumakaway lang ako sa mga lokal. Kahit di sila kumaway ulit or umiti, wave-wave lang. Dito sa Mindanao, napakahalaga na dapat friendly ka. Kasi dito sa Mindanao, halo-halo dito. May Kristiyano, mayroong Muslim, ay kung ano-ano pa. Hindi naman ibig sabihin kasi na pag sinabing Mindanao, eh puro Muslim. Diba? Magkakasahalo-halo yan. Hati-hati yan eh. Kumbaga, by portion yan
sa mapa ng Mindanao, itong area na to, especially yung pupuntahan natin going to Cotabato, from Cristiano, papasukin natin yung area kung saan andun yung mga kapatid natin Muslim. Tapos surprise ako at in-expect ko na yung kalsada is yung tipong tayo na lang talaga ang dadaan. Mukhang hindi eh. Marami tayong mga lokal na nakikita dito along the way. Yung bundok kanina na malaki na umuulap, eh dito yon sa kabila. Pakaliwa tayo na side. Grabe, napakaganda ng bundok talaga. Wala akong guts magpalipad ng drone ng padilim eh. Kailangan ko pang aralin. Parang Baguio tayo dito ah. Parang tayo nasa Baguio. Oh, sarap ah. Yung mga punong ganyan, ang ganda. Ang ganda ha? Oh my, top 10 ang mga ganda dito sa Claveria. Oh, ang lamig. Sumasakit yung tagiliran ko sa sobrang lamig. Akala ko yung kalsada is yung tibong tayo lang idadaan na sobrang dilim. Eh paakit ng bundok eh, 4 lanes eh. Napakalamig. Ayun, mas maganda yung view dito. Ito yung mga bundukan. Oh my, oh my. Yahoo. Kaya dire-diretso yung pagdadrive natin. Busog na busog yung mata natin dito. Diyos ko Lord, grabe dito ha. Grabe. Diyos ko Lord. Grabe, ganda. Shoot. Grabe dito. Grabe, wow, ganun marinig niya sa akin. Wala kayo pang masabi. Dito tayo dito. Hindi na natin kailangan ng drone. Oh my God. What in the world? Na mayroong ganitong lugar dito. Napakababa ng ulap, no? Sobrang payapa. Kuliglig, ibon lang marinig mo. Tsaka yung boses ko. Claveria. Ibang klase pala itong Claveria na to. Akala ko yan yung tutumbukin nating bundok. Sa gilid pala tayo, tapos ganito pala yung itsura ng Claveria. Parang pinaghalo na Sorsogon, na Baguio, na Marilake, na bukid nun. Tuloy tayo. Sana mapuntahan natin to Hampas Lovers. Si Master JM, napuntahan niya to eh. Puntahan natin to in time, HL. Boom! One, two, three, four lanes. Siguro din na tayo talaga ng mga ano to, mga motorista, mga riders. Kapte! Ganda na kalsada! Let's go Primax! Primax, let's go! Sabi! Woohoo! Gila! Ohoy! Oh! Parang race track ha! Oh
ka kanina. Wow! Hilltop Garden. Nakakapanginayang na dinadaanan ko lang siya ngayon. Na-imagine ko na dapat pag bumalik ako dito, kasama ko si Watod. Si Watod yung dinadala-dala ko. Tapos dito ako mag-overnight somewhere kung saan lang dito. Tacting yan. Diba kasi ginabi na ako. Okay, pababa na tayo. At palubog na halos ang araw. Padilim na. Walang dapat katakutan sa lugar na to. Napakaganda sa lugar na to. Claveria. Naulol ako dun ah. Jeez. Oh my god. Grabe. Ano to? Apo Vista. Pagti napakaganda ng mga sikwasi. Oy! Wala na, pababa na tayo. Grabe experience yan, oh. Oy, yung mga taga Manila dyan na gumagawa na ng mga long rides tulad ng ganito. Yung mga Manila to Cebu, Manila to Mindanao. Gawin nyo itong ruta na to. Pagkagaling nyo ng Surigao, eh, baba kayo ng CDO. Tapos daanan nyo yung Claveria instead of mag-highway kayo. Tignan nyo to ha. Ikutin ko lang ha. Pwede naman yata umakit naman eh. Grabe naman yung lugar na yan. Ayun o. Oh. Ay, dadaanan natin. Ganda. Tapting Kibanog Nature Park. Nangihinayang ako na dinadaanan ko lang to. Maganda yung, okay yan, okay lang yan, okay lang. Tinitiis ko lang yung sarili ko para meron akong dahilan para balikan itong lugar na to. Hayaan kong lagpasan ko lang. Hayaan ko lang sarili ko na dinadaanan ko lang to. Gusto kong bumaba ng bundok na mayroong pangihinayang sa lugar na to para balikan natin. Okay, update. Sabi ko, pababa na tayo. Hindi pa rin tayo nakakababa. At taas pala ng kabunduko na to. At ang sunset ay napakaganda. Grabe. Best. Nasa Cagayan na ba ako? Ha? Tagalog ako eh, nasa Cagayan de Oro na ba ako? Hindi ba? Saan itong lugar to? Malayo pa ang Cagayan? Okay, stopover muna tayo. Akala ko Cagayan de Oro na tayo. Paluluto lang tayo dito ng ano, ng... Bro, pabili ako. Ano to? Ha? Ay, ulo. Pas tayo sa ulo. Hindi ako makain ng ulo. Tsaka ito, dalawang barbecue. Taluto mo na, bro. Thank you. Tsaka natin kung ilang oras pa. Ay, isang oras. 1 hour and 5 minutes pa pala bago natin marating ang Cagayan de Oro. Stop over muna tayo dito. Pahinga muna ako. Mag-enjoy ako ng sobra. Ano muna tayo? Street foods muna tayo. Paan naman o? Let's go. Masasurprise yung kaibigan ko mamaya. Kasi hindi niya alam na andito ako pupunta ng Cagayan de Oro. Ngayon, kapupuntahan ko si Buding sa bahay nila. Kakatungin sasabihin ko, "Hi Buding, andito ako at makikitulog ako." Eh, tropa tayo sa Cagayan eh. Welcome to Villanueva. Dine in. Adidas.
barbecue. Royal. Let's go. Parang mabuang-buang ako dun sa Claveria, no? Napakaganda, di ba? Ano, HL? Interior, no? Si Jawo. Si Jay. Si Team Katagumpay. Si Paolo Busa na nanonood ngayon. Kailan kayo sasama sa akin? Ang nanonood na lang kayo. Di ba ang sarap na ng buhay ko dito, di ba? Tipin mo yun? Nagtago na ako dito sa barbecue. May nakakita pa sa akin dito. Ay! Ted, bro. Ted, Luis. Page, Ted Adventures. Ha? Ted Adventures. Ted Adventures? Oo. Nag-adventure ka? Oo. Saan? Ride, kahit saan. Ride. Para ano? Lagaw-lagaw. Lagaw-lagaw lang. Yes. Ay. Punta na picture tayo. May sticker ka? Meron. Ay, thank you. Saan mo nagpunta ngayon? Gagayan. Gagayan ka? Oo. Paalam ka na. Bye-bye. Ingat, sir. Yeah. At Ted Adventures. Abay, ingat sir ha. Ingat. Ilalayo ko yung pinggan ko. Baka ingat pa ako eh. Welcome to Cagayan de Oro. Yung mga taga Cagayan dyan, yung mga first timers. Nandito ako sa lugar nyo. Nandito na naman ako. Rotonda. Yung matatagal dito, alam to kung saan tayo pupunta. Oh, siya bro. Jay Kim, see you next time bro. Babalik ako dito. Oh, di ba? Nadagdagan na naman yung kaibigan natin dito. Thank you bro. Thank you boss. ADP. Sige bro. Bye bye. Alright, malapit na tayo. Like 5 kilometers away. Tara. Kena, ayan. Si Buding. Sumno. Boy P. Si 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 Boy P